Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal at mahabagin na Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Kami na lumakad sa kasalanan sa pamamagitan ng paglayo sa iyo, Panginoong Diyos, kami na nakatadhanang tumanggap ng puot at kahatulan dahil sa pagiging kaaway mo, dahil sa masasama naming mga gawa, gayon pa may kinuha ng Panginoon ng sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig na nagbigay ng habag sa amin at hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo na dumanak sa Panginoon at naligtas kami na wala kaming anumang ginagawa. Kinagpapasalamat po kami sa dakilang biyayang ito. Ngayon, itinakda kaming iyong mga banal na anak at binigyan kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian, Panginoong Diyos. Kami sa iyo, Panginoon, dahil sa ang aming katawan at kaluluwa ay binili sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Kaya huwag nawang tangayin ang aming mga puso nang walang kabuluhang mga bagay sa mundong ito sa natitira naming mga buhay. Huwag nawa kaming mabuhay ayon sa pagnanasa ng aming laman, kundi mabuhay lamang para sa kaluwalhatian at kalooban mo, Panginoong Diyos. Naway mabuhay po kami ng masunuring buhay para sa Ebanghelyo ng Panginoon. At pakiusap, pamahalaan mo po at pangunahan mo po kami sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at ng Espiritu Santo. Pakiusap, ipahintulot niyo po ang sapat na biyaya sa lahat ng mga brothers at sisters sa mga iglesia sa bansang ito at sa maraming mga iglesia sa buong mundo. Naway maipangaral nila ng matapang ang ebanghelyo sa anumang mahirap na sitwasyon sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyo, Panginoong Diyos. Naway maging kagalakan at kaluwalhatian ito sa iyo, Amang Diyos, sa pamamagitan ng pagliligtas ng maraming mga kaluluwa sa katapusan ng panahon. Sa Panginoon na nagbibigay ng kinakailangang salita at nagpapakita ng daan na dapat naming daanan ayon sa panahon, ituro mo po ang iyong salita, Panginoon, na nais mong ihayag sa amin at ang iyong banal na kalooban na dapat naming gawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 6. Mateo chapter 6. Mula verse 32 hanggang verse 34. Babasahin ko po ito. Simula verse 31 na lang. Verse 31. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili, sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Ngayong araw po, naging napakalungkot na araw nito sa ating bansa. Gaya ng alam na ninyo, kagabi po, maraming mga kabataan ang namatay habang sila ay nagdiriwang ng Halloween. At napanood ko ang balita na sa 149 na katao na ang namatay at maraming mga tao ang nasugatan. Karamihan sa kanila ay mga kabataan, mga nasa 20 anyos at talagang mga bata pa. Kaya nga po, sobrang nakakalungkot po ng pangyayaring ito. Hindi ko po alam
Kung may mga kapamilya tayo o di kaya'y membro ng church na kabilang doon. Gayunpaman, sa Kawikaan 27 verse 1, sabi huwag mong ipagbayabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Talagang hindi natin alam ang mangyayari bukas. May ilang mga tao ang nawalan ng buhay nang hindi ito inaasahan dahil naharap sila sa bigla ang panganib. Walang nakakaalam nito. At tiyak na nabubuhay tayo sa pinakamapanganib na panahon sa aspetong personal at pambansa. Ngunit ang mahalaga ay kailangan nating mabuhay ng may tiyak na pananampalataya, tiyak na pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos kapag umalis na tayo sa mundong ito. Kapag nilisan na natin ang mundong ito ng walang kaligtasan, ang kamatayan ay hindi ang katapusan at magkakaroon ng paghuhukom at walang hanggang pagkawasa. Ang problema, ang mga tao hindi ito alam, kaya itinuturing nila ang kamatayan mismo ay parang malungkot na bagay lamang. Ang maagang pagkamatay at matagal na pagkamatay sa katunayan ay walang malaking pagkakaiba. Ang tunay na problema ay ang pagkatapos ng kamatayan. Ang nais ibigay ng Diyos sa atin, tayo na mga espiritong nilalang ayon sa larawan ng Diyos, ang gusto ng Diyos ay mapagtanto natin ng pag-ibig ng Diyos at makamit ang kaligtasan at mabuhay ng walang hanggang buhay sa langit kasama ang Diyos na may kaluwalhatian. Ito ang layunin ng paglalang sa tao. Ngunit hindi ito alam ng tao at nabubuhay siya para sa mga walang kabuluhang mga bagay sa mundong ito. Kesa 1 Corinto 5:32, tayo ay kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Nakakarandam tayo ng awa kapag nakikita natin ang mga taong nabubuhay ng gayon. Ngunit mula po sa kanila, tayo ay naligtas. Kaya nga, gaano nga kalaking pagpapala at kaligayahan nito. Subalit sa kabilang banda, mayroon pong dakilang tungkulin para po sa atin na ipangaral ang ebanghelyo sa mga taong hindi paligtas. Alam na alam po natin ang dakilang gawain na dapat nating gawin. Kaya kailangan malinaw na malaman ang tungkol sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos at kung paano tayo dapat mabuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga bilang mga Kristiyano, patuloy kong ipinapangaral ang salita tungkol sa kaligtasan, ang pamagat ang pinakadakilang kaloob na ibinigay ng Diyos sa tao. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at nagbigay siya ng biyaya upang ang lahat ng mga tao ay maligtas. At ang ebanghelyo ay ipinapangaral sa buong mundo na sino man ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. Sino man ay maaaring magkaroon ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan kapag narinig niya ang ebanghelyo at naunawaan ang biyaya ng Diyos. Ang ebanghelyong ito ay ipinapangaral sa buong mundo. Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi natin maunawaan kung gaano talaga kadakila ang biyayang ito. Kaya nga sa Hebrews 2 verse 3, ang ganito kadakilang kaligtasan. Gaano kadakila at kahalaga ang kaligtasan? Hindi ba natin alam kung gaano kahalaga ang isang bagay ayon sa kung magkano ang ipinambili natin dito? Ang kaligtasan ito ay ibinigay sa atin hanggang sa puntong namatay ang tanging anak ng Diyos sa krus sa pamamagitan ng pagtanggap ng sumpa at kahatulan na dapat sana nating tanggapin upang sa kapilang banda ay maibigay sa atin ang kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabayad ng napakalaking halaga
ibinigay ng Diyos ang pambayad. Kaya nga hindi natin maaaring ipahayag kung gaano kadakila at kaluwalhati ang kaligtasan na tinanggap natin. Naligtas tayo. At pagkatapos, kailangan nating magpatuloy upang malaman kung gaano kadakila at kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa Romans 8 verse 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ibinigay ng Diyos ang kanyang sariling anak hanggang sa kamatayan upang iligtas tayo. Isa pa po, binigay niya sa atin ang lahat ng mga bagay bilang kaloob at biyaya. Sa ibang salita, ano nga ang hindi ibibigay ng Diyos sa mga taong ligtas? Dahil ibinigay na sa kanila maging ang kamanghamanghang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang Diyos na naglalang ng mundo at lahat ng mga bagay dito ang naging ama natin. At tayo na ngayon ay kanyang mga anak. Ang Diyos ang naghanda ng walang hanggang kaharian para sa atin at nasisihan siya na ibigay sa atin ang kanyang kaharian. Kaya tayo, pagkatapos nating maligtas, kailangan po nating mabuhay para sa Diyos at malaman kung paano susuklian ang biyaya sa ating natitirang buhay. Nararapat lamang na pasalamatan ng Diyos bilang mga taong ligtas at itinuturo sa atin ng Diyos dito ang daan at nais niyang makita kung paano tayo mabubuhay bilang mga Kristiyano. Noon, ang bayan ng Israel ay naglingkod sa ilalim ng pamumuno o otoridad ng Faraon sa loob ng 400 taon sa Ehipto. Pagkatapos, sinugo ng Diyos si Moises upang iligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa mga Israelita. Kaya tinawid nila ang pulang dagat gaya sa tuyong lupa at pinangunahan sila ng Diyos sa ilang sa loob ng 40 taon patungo sa lupain ng Kanaan na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Bakit kailangan ng panahong iyon? Dahil ang bayang tumanggap ng dakilang biyaya at naligtas ay lagi kasing nalilimutan yung kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Iniwan nila ang Diyos at umasa sa kasalukuyang mundo kaysa sa ipinangako lupain na nais ibigay sa kanila ng Diyos. Noon po nagreklamo sila sa Diyos noong nasa paghihirap sila dahil sa takot, paghihirap sa pagkain, pag-inom at pamumuhay. Kapag nakakaranas sila ng maliit na problema, nagrereklamo sila noon kay Moises at sinasabi, bakit mo kami dinala sa ilang? Nais mo ba kaming patayin dito? Hindi ba mas mabuti na bumalik na lang kami sa lupain ng Ehipto ngayon? Sinabi nila ito sa walang kabuluhang paraan ng pananalita. Tinanggihan nila ang salita ng Diyos. Gayunpaman, iningatan at ginabayan sila ng Diyos na may haliging ulap tuwing umaga at haliging apoy naman kapag gabi. Binigyan sila ng Diyos ng mana tuwing umaga at kapag nauuhaw sila, binigyan sila ng Diyos ng tubig mula sa bato. Hindi na luma ang kanilang mga damit o nasugatan ng kanilang mga paa. Lahat sa kanilang buhay ay isang himala, ngunit hindi nila alam iyon. Nagreklamo sila kay Moises dahil lang sa maliit na problema at pinagtangkaan pa nga nilang patayin si Moises. At maaaring isipin natin ngayon, paano kaya nila nagawa ang gayon? Maaari nating isipin na kung ako ang nasa gayong sitwasyon, hindi ko yung gagawin. Hindi po tayo nakakatiyak. Nagagawin natin iyon. Magagawa rin natin ito dahil may pagnanasa pa sa ating laman. Hindi alam ng laman kung paano magpasalamat sa Diyos para sa biyaya. Masyado silang sensitibo ang lamang ito sa mga bagay na nasa harapan ng kanilang mga mata kaysa yung patnubay at proteksyon ng Diyos. Kaya bakit tayo binibigyan ng Diyos sa mga paghihirap? Hindi natin alam kung kasama natin ang Diyos. Ganyan sila. Gaya nito, sinubok nila ang Diyos at nagreklamo sila.
Kasi sa 1 Corinthians chapter 10, sabi ni Pablo, subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila ay ibinuwal sa ilan. Lahat ng mga lalaking edad 20 anyos pataas na kayang makipaglaban sa mga kaaway ay binilang at sila'y halos nasa 600,000. Gaano nga karami ang mga taong ito? Ngunit lahat ng mga lalaking binilang na ay namatay sa ilang? Yung pong 20 pataas maliban kina Joshua at Caleb. Tanging mga bata at mga isinilang sa ilang ang nakapasok sa lupain ng Kanaan. Kaya ano ang tinuturo nito sa atin? Hindi po ibig sabihin na ang taong ligtas ay mapupunta sa impyerno. Hindi po ganun. Kundi, ang ating mga puso ay dapat na mabago noong naligtas ang ating kaluluwa hanggang sa ang dating pagkatao natin ay mamatay at mabuo ang bagong pagkatao. Kaya gaya ng sabi sa talata sa Romans chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang ating mga kaluluwa ay naligtas at ang ating panloob na pagkatao ay dapat na po mabago. Kasi sabi, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Hindi natin dapat tularan ng masama at mapangalunyang lahi ng sanlibutan, kundi dapat tularan natin ang larawan ng Panginoon. At pagkatapos, dapat tayong mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Ang mga taong ligtas ay nabubuhay sa mundong ito, ngunit tandaan natin, hindi tayo taga-sanlibutan. Dapat po natin itong malaman. Kakaibang pakinggan nito, ngunit tunay na ang taong ligtas ay hindi na po taga-sanlibutan, bagaman nabubuhay pa sa sanlibutan ito. Kaya nga sa John 15 verse 19, kung kayo taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Mga taong ihiniwalay tayo upang makapasok sa langit at makapaglingkod sa Diyos. Kaya nga hindi na tayo mga taga-sanlibutan at hindi tayo dapat mabuhay gaya ng mga taong taga-sanlibutan. Hindi natin dapat kalimutan na tayo ay sa Diyos at tinawag, tumanggap ng buhay na walang hanggan at ng kaharian ng Diyos, na magiging mana natin ang kaharian ng Diyos. Ngunit alam niyo po, lagi natin itong nalilimutan. Minsan, mas mahalaga pa sa atin ang mga bagay na nakikita kaysa sa biyaya ng hindi nakikitang Diyos at ang pamumuno ng Espiritu Santo. Minsan, naiinggit tayo sa mayayamang tao na nabubuhay ng masagana. Ang mga isipang sumusunod sa pagnanasa ng laman ay laging nagaganap sa ating isipan sa halip na sumunod sa salita ng Diyos. Ito ngayon ang pakikipaglaban sa laman. Kaya nga sa unang Pedro, chapter 2, verse 11, sabi, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Naging mga dayuhan at ipinatapon tayo noong sandaling naligtas tayo. Ang ating tahanan ay sa langit at ang ating buhay ay gaya po ng ipinatapon lamang. Gaya ng paglalakad ng bayan ng Israel sa ilang pagkatapos nilang lumabas sa Ehipto hanggang sa makapasok na sila sa Kanaan. Nakikipaglaban din tayo sa ating laman. Ang pagnanasa ng laman ay sumusuway sa Espiritu Santo. Kahit na hindi ito madali, pero kailangan nating manalo sa pakikipaglabang ito. Mahalaga ang maligtas at pagkatapos ng kaligtasan, mahalaga ang tamang buhay Kristiyano. Ito po ay tunay na napakahalaga. Niligtas ng Diyos ang ating mga kaluluwa, ngunit hindi po sinasabi ng Diyos na magkita na lamang tayo sa langit. Sinabi ni Jesus sa 1:14-18, hindi ko kayo iiwang nag-iisa, ako'y darating sa inyo. Paano magagawa ito ni Jesus? Kaya namatay si Jesus, muling nabuhay at nagtungo sa langit. At dumating ang Panginoon sa mundo bilang Espiritu Santo.
Kaya sabi sa Mateo chapter 28 at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ipinangako ng Panginoong Hesus na lagi natin siyang kasama. Maging hanggang ngayon, ang Espiritu Santo, ang Panginoon ay kasama natin at tumutulong sa atin para sa ating laman at maging sa ating mga kaluluwa. Ngunit may isang bagay na dapat nating malaman, na ang kaligtasan, biyaya at pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa mga nakaunawa at nanampalataya sa biyaya. At pagkatapos maligtas, ang pagpapala at pagtulong na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak ay ibinibigay sa mga nananampalataya sa pangako at sumusunod dito sa pamamagitan ng kanilang pagsunod. Maraming mga pangako at pagpapala na ginawa ang Diyos para sa kanyang mga anak na naligtas. At depende kung mananampalataya at susunod tayo sa salita ng Diyos o hindi, doon maaaring matanggap o hindi nyo matanggap ang pagpapala maging ang tulong ng Diyos. O kaya naman ang kabaligtaran, itatanggap kayo ng pagdidisiplina. Kaya napakahalagang mabuhay ng masunuring buhay pagkatapos maligtas. At kapag nananalangin, sumusunod at nabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng lahat ng mga bagay na ipinangako niya sa atin. Kaya nga sa Roma 8:32, sabi doon, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ano nga ang hindi maring ibigay ng Diyos sa atin ngayon? Naibigay na niya lahat. Siya na nagbigay ng kanyang anak sa atin. Naging mga anak tayo sa pamamagitan ng pagtanggap ng buhay na ibinigay sa atin ng ating mga magulang noong isinilang po tayo. Hindi natin iyon pinili. Isinilang tayo dahil ang mga magulang natin ang nagsilang sa atin. At upang maligtas ng gayon, na hindi batayan ng ating mabubuting gawa, isinilang tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, ng biyaya at buhay. Ngunit ngayon, habang lumalaki ang inyong mga anak, ang buhay nila ay magbabago, depende kung susunod sila sa kanilang mga magulang at mabubuhay sa gusto ng kanilang magulang o pipiliing hindi na lamang sumunod. May mga nais ibigay ang mga magulang sa kanilang mga anak, pero kahit na gusto nila itong ibigay sa anak, hindi nila ito maaaring ibigay dahil sa takot na kapag ibinigay nila ang maling bagay, ay mapapasama ang anak. Hanggang sa lumaki yung bata, hanggang dumating sa hustong gulang na siya, ipagpapaliban nila ang kanilang gustong ibigay. At ngayon, habang nagmamasid, ibibigay lang nila ang ayon sa kailangan ng anak. Gayun din po, maging ang Diyos ay hindi ibinibigay ang lahat sa atin dahil naligtas na tayo. Habang lumalago ang ating pananampalataya, habang nagbabago ang ating puso, doon binibigyan tayo habang sumusunod tayo. Kaya dito sa talatang binasa natin ngayong araw, sa Matthew 6:31, sabi, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot. Ang bagay niya ito ay mensahe sa mga Kristiyanong ligtas. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. Ang salitang hintil, dito po sa talata ay tumutukoy sa mga taong hindi paligtas. At sabi pa, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam ng Diyos ang lahat. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Mateo 10:30. Sinasabi na mas kilala ako ng Diyos kaysa sa pagkakilala ko sa aking sarili at sa aking sitwasyon. Ibig sabihin, hindi lamang ito alam ng Diyos, kundi siya ang magtutusto sa atin ng ating kinakailangan. Pero bakit kayo nag-aalala? Bakit po kayo nag-aalala? Ang pag-aalala, ito ay kawalan ng tiwala. Kawalan ng tiwala. Pananampalataya. Bakit hindi tayo maniwala sa pangako ng Diyos na sasamahan niya tayo at tutulungan niya tayo habang sumasampalataya tayo sa Diyos na nagligtas sa atin at magdadala sa atin sa langit? Kasi sinabi niya, kayo na maliliit ang pananampalataya. Naniniwala ako
Naniniwala ako, ngunit hindi ako ganap na naniniwala. Nakakalito, nung naglakad si Jesus sa gitna ng unos sa tubig, nung inakala ng kanyang mga alagad na nakakita sila ng multo at nanginig sila sa takot, sinabi niya sa kanila, "Lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito." "Huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw yan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig." Kaya't bumaba itong Pedrong ito sa maunos na tubig mula sa bangka. Gaano po siya katapang? Matapang na tao po si Pedro. Ginagawa niya ang lahat na sabihin ng Panginoon noon. Kaya naglakad siya ng kaunti at habang nakalakad siya sa tubig, maaaring tinignan niya kung ilang hakbang na ang nagawa niya at naisip niya marahil, panaginip lamang ba ito o totoo? Naglalakad na ako sa ibabaw ng mga alon. Isa na rin ba akong multo? Maring ganun ang isip niya. At nung nakita niya ang alon, gamit ang matang nakakita rin sa Panginoon, doon siya nagsimulang lumubog sa tubig. Kaya sabi niya, "Panginoon, iligtas mo po ako." Kasi sinagip siya ni Jesus at sinabi, "Ikaw, o ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Maring tumingin ka sa Panginoon, subalit bakit ibinaling mo pa ang iyong mga mata papalayo sa Diyos para lang makakita ng ibang bagay?" Yan ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus. At ganun din po tayo. Kaya kailangan lang nating tignan ng Panginoon. Kung mamatay o mabuhay tayo, o sumusunod tayo sa Panginoon, ang Panginoon ang mag-iingat sa atin. Sinabi ng Diyos at nakikilala niya ang mga nangangadlong sa Kanya sa Nahum 1.7. Kung naniniwala ako sa Diyos at sumusunod ako sa salita ng Diyos, nakikilala ng Diyos ang taong iyon. Ibig sabihin ng nakikilala ng Diyos ay siya mismo ang responsable sa atin, tama? Kaya nga, ibig sabihin huwag ninyong alalahanin anumang bagay dahil alam na niya na kailangan niyo ang lahat ng mga ito. Ang may ibang mga bagay pa kayong, baka may ibang bagay pa kayong kailangan gawin. Kaya ang ibig sabihin ng kanyang sinabing huwag kang mag-alala sa kahit anong bagay? Huwag gumawa ng anumang bagay at buksan mo lamang ang bibig at tumingin sa himpapawid. Hindi ganyan ang ibig sabihin nito. Kung maghihintay ka ng mahuhulog na persimmon sa ilalim ng puno, mahuhulog ito, ngunit mahuhulog sa mga mata mo. Kapag hinug na po yung persimmon, dapat mo itong pitasin sa sarili mo at kainin. Sinabi ni Jesus, tignan mo ang mga ibon na tutulog sa mga kakahuyan. Tignan nyo ang mga ibon sa himpapawid. Ang mga ibon sa himpapawid ay dapat na lumilipad. Hindi sila nag-aasi, gumagapas, nag-iimbak man ng kakamalig, hindi po. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Pinapakain din ng Diyos sa mga ibon. Kung gayon, ano ang gagawin natin? At ano ang bagay na dapat nating gawin? May ibang mga bagay na dapat tayong gawin. Kaya dito, sa Mateo 6.33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Kaya una, ibig sabihin, kailangan mo muna nating gawin. Kapag gumagawa tayo, may mga bagay na una nating ginagawa at isusunod na lamang yung iba kalaunan. Hindi dapat baguhin ang bagay na ito. Dahil kapag binago mo, magkakaroon ng problema. Kaya ano po ang dapat na una o prioridad ng mga Kristiyano? Sinabi ng Panginoon, ang prioridad sa Christian life ay hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang kaharian ng Diyos, hanapin ang katwiran ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay na ito, sabi po, ay pawang idaragdag sa inyo. Kapagkatapos, kung hihingin mo ito, lahat ng mga bagay na ito, lahat ng mga bagay sa laman, ay maaaring maidagdag sa iyo bilang bonus. Halimbawa po, minsan, kapag nagpo-promote ang kumpanya ng isang produkto, ito ay parang 1+1. Bibili ng isa at idaragdag ang isa. Mukhang walang bayad ito, ngunit sa katunayan, nakabilang na ito. At kung gagawin natin ang tanging bagay na iniutos ng Diyos, marami rin pong mga bagay ang nais ibigay sa atin ng Diyos bilang karagdagan. Napakarami po nito. Ngunit, may isang kondisyon. Ano yung kondisyon? May gagawin tayo, sabi, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito, ibibigay ng Diyos ng higit sa gusto niyang ibigay sa iyo. Pagkatapos, una, kaya tandaan ang una, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Ang kanyang kaharian, yan ang priority.
ang kaharian ng Diyos at pagkatapos, hanapin ang kanyang katwiran. At ang kanyang kaharian ay ang kaharian ng Diyos. Ang mga naligtas sa katunayan ay ang kaharian ng Diyos. Kaya sabi ang kanyang kaharian, ang kaharian ng Diyos. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Ang mga born again o naligtas ay ang kaharian ng Diyos. Sa 1 Peter 2 verse 9, sabi, ngunit kayo isang laing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal. Ito ang kaharian ng Diyos. Ang isang bansa, gaya ng alam natin, nangangailangan ito ng tatlong bagay, soberanya, lupa, at tao. Hindi ito maaari kung wala ang isa sa tatlong kondisyon. Gayun din naman, ang mga naligtas, sila na ang kaharian ng Diyos. Ikaw po ay kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos, sabi nga sa Luke 17:21, tignan ninyo, hindi naririto o naroon sapagkat masdan ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Kaysa mga naligtas, ang kaharian ng Diyos ay nasa kanilang puso. Sabi ng kanta, ang langit ay pawang parang malayong lugar hanggat ipinakita ni Jesus ang kanyang mukhang nakangiti. Ang kaharian ng Diyos ay naisa katuparan sa aking puso. Kaya ang malayong kaharian ng Diyos ay nabubuo ngayon sa ating puso. At araw-araw ay mas dapat napapalapit ito. Kaya nga, ang naisa sa katuparan sa aking puso ay isang maliit na kaharian ng langit. Meron po akong isang magandang kwento. Noon sa Pyongyang, sa panahon ng pagsakop ng mga Hapon, may isang taong nagngangalang Pastor Choi Byung-sun ang laging sumisigaw ng malakas, manampalataya kay Jesus. Pumunta tayo sa langit, Jesus langit, sabi niya. May palayaw din po siyang Chegol lang. Matagal na panahon na ang nakalipas, may isang pulis na Hapon na nakasakay sa kabayo sa kalsada. Isang taong lumapit sa kanya at sumigaw, Jesus langit. Kaya nagulat po yung kabayo at tumalon, kaya nalaglag ang pulis mula po sa kabayo. Kaya galit po siya. Sabi niya, tanda, baliw ka na ba? Ano yung sinasabi mong Jesus langit? At sabi naman niya, bumubusina ang sasakyan. Bakit hindi iyon ang iyong pagsabihan? Kapag hindi bumusina ang driver, masasaktan ang mga tao. Ang sabi niya, Jesus langit. Kaya kailangan mong manampalataya kay Jesus at mapunta sa langit. Ngunit kung hindi ka mananampalataya, mapupunta ka sa impyerno. At isa akong pulis trapiko sa pagitan ng langit at impyerno. Kasi sabi niya, hey, tanda, nasaan ang langit? Oo, sabi niya, kung may branch, may head office. May branch ng langit sa akin at ang main branch ay naroon. Talagang nakakatawa, yun pong mga sinabi niya. Sinabi ng pulis, tanda, papatayin kita. Sinabi niya, mabuti nang patayin mo ako. At least makakapunta na ako sa langit. Kaya wala nang magawa yung pulis. Kaya hindi niya siya maaaring patayin. Mas mainam na mamatay na lamang siya. Hindi itong kayang gawin ng isang tao. Ngayon kung ikaw ay ligtas na ang kaharian ng langit, ay maitatatag sa iyo. Ang iligtas ang bansa ay ang pagpapalawak ng kaharian ng Diyos kapag ang bawat tao ay naliligtas. Kapag ang bilang ng mga mamamayan ng langit ay nadaragdagan, lumalawak din ang kaharian ng Diyos. Opo, kaya kapag ang lahat ng mga taong pupunta sa langit ay handa na, may isang himno, matatapos na, magtatagumpay ang kaharian, darating na muli ang Panginoon ng kapayapaan. Sa Marcos 1:14-15, pinangaral ni Jesus ang Ebanghelyo at kanyang sinabi, na sinasabi na ganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayong magsisi at manampalatayan sa Ebanghelyo. Ngayon, ang panahong ipinangako sa mga Israelita sa Lumang Tipan, ang pangakong iyon ay naisa katuparan. Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Si Jesus ang kaharian ng Diyos. Ngayon, dapat na umalis na ang mga Israelita sa kanilang kasalanan na paglabag sa kautusan sa harapan ng Diyos at kilalanin na si Jesus na nagligtas sa kanila. Kaya sabi, magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyong ibinigay sa pamamagitan ni Jesus. At kung titingnan nyo sa Luke 4:43, sabi, subalit sinabi niya sa kanila, kailangan ko ring ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita ng kaharian ng Diyos sapagkat ako ay sinugo para sa layuning ito. At sa Luke 8:1, sabi, pagkatapos ito, siya ay nagtungo sa bawat lungsod
at sa mga nayon na ipinapangaral at ipinahahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kaya ang pinakadakilang bagay na ginawa ni Jesus ay ang ipangaral ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At sabi niya, sapagkat dahil dito, ako'y naparito. Kaya bago na mamatay si Jesus sa krus at mabuhay mula sa kamatayan upang iligtas tayo, ipinangaral muna niya ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Lahat ng bagay na ginawa ni Jesus ay hindi lamang upang iligtas tayo, kundi upang magbigay rin ng halimbawa sa mga naligtas kung paano sila mabubuhay. Halimbawa, nang hugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad, sabi niya, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo. Ngayon, naligtas na tayo. Naligtas na tayo, tayo ay naging anak na ng Diyos, nakamit na natin ang buhay na walang hanggan, at ngayon tayo ang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Kaya ano ang dapat natin gawin? Dapat natin itong sabihin sa ating bansa. Ang mga taong nawalan noon ng bansa, halimbawa, ay nakikipaglaban para sa kanilang kalayaan, para sa kanilang bansa. Kaya sumisigaw sila para sa kalayaan. At yung iba na mamatay habang nakikipaglaban upang maibalik lamang ang kanilang bansa. Alam niyo po ba ito? Upang makamit ang kaharian ng Diyos na nawala sa atin dahil sa ating mga kasalanan, ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus at dapat nating ipangaral ang Ebanghelyong ito. Ang kaharian ng Diyos, kapag naligtas na ang isang tao, ang kaharian ng Diyos ay maitatatag sa kanila at sila ang magiging tao ng Diyos. Silang mga nuoy mapupunta sana sa impyerno ay naging mamamayan na ng langit. Ano pang higit na dakilang bagay kaysa rito? Nang namatay si Jesus sa krus, dumanak ang kanyang mahalagang dugo upang tanggapin ang sumpa at hatol na nararapat sana sa atin. At upang patawarin ang ating mga kasalanan magpakailanman, wala nang higit na dakilang bagay kaysa rito. Napasa atin ang dakila at kamanghamanghang kaligtasan. Anong bagay sa mundo ang higit na dakila kaysa sa pangangaral ng Ebanghelyo at magligtas ng bawat isa, mga kaluluwa? Sa mga nababalitaan ko ngayon sa kasalukuyan, hindi ko lubos maisip na ang mga tao ay naipit hanggang mamatay kagabi dahil sa makapal na bilang ng tao. Natumba sila at kailangan po ng CPR. Kapag uminto ang puso ng tao sa pagtibok, 4 minutes and 30 seconds lang yung pinakamahalagang oras. Kung may maayos na nagawa ang mga rescuers sa loob ng oras na iyon, maaari nilang mailigtas yung tao. Ngunit kapag lumagpas sila sa oras, hindi na nila maaaring maligtas. Upang maligtas lamang ang isang tao, opo, gaano na lamang nila ninanais na magising ang taong halos patay na. Kamanghamangha po ito, kamanghamangha, na ang taong mapupunta sa impyerno ay mapupunta na sa langit matapos ang kanyang kaligtasan. Kaya may sabi sa himno, kamanghamanghang araw, ang araw na nahugasan ang aking mga kasalanan. Tunay na kamanghamanghang araw, ang araw na naligtas ako. Happy day, the day. Jesus, wash my sins away. Masayang araw. Ang maligtas, ang mamamatay na sana, hindi ba nais natin ito? Kung may katabi kang taong mamamatay na at maaari mo silang mailigtas sa pamamagitan ng maliit na tulong, palalampasin po ba ito? Kaya sinusubukan nilang iligtas ang katawan na nabubuhay lamang ng ilang dekada, ngunit hindi nila alam ang tungkol sa kaluluwa. Ngunit ang katawan, iniisip nila. Kapag niligtas nila ang taong mamamatay na at naligtas yung tao, ang buong bansa ay nagagalak. Gayun din po, kapag ang isang taong patungo sa impyerno ay maligtas, sabi sa Luke 15:7, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Magalak kasama ang lahat ng mga anghel sa langit. Gaano na lamang nagagalak ang Diyos kapag may isang makasalanan na maligtas? Hindi po ba natin ito maaaring gawin? Kaya ano po ba ang misyon na dapat gawin ng isang ligtas na tao? Ganang sabi sa Marcos 16:15, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Sa lahat ng nilikha, mula Jerusalem hanggang kaduluduluhang bahagi ng mundo, tungkulan nating ipangaral ang Ebanghelyo.
lahat ng alagad ay namatay para sa Ebanghelyo. Hindi lang sila. Meron din pong mga nangaral na talagang namatay para sa Ebanghelyo. Maipangaral lamang nila ang Ebanghelyong nakamit nila. Kaya ano ang dapat natin gawin? Maipapangaral mo ba ang Ebanghelyo hanggang sa kamatayan? Ginagawa natin ito taon-taon. Ipinapangako natin. Kaya sabi natin ang taon ng pandaigdigang misyon na may buong kapangyarihan. Ipinahayag natin ito at talagang nangako tayo. Maari ninyong makalimutan ito at isipin kung kailan natin ito ipinahayag. Siyempre po, may mga magpapatuloy na gawin ito at may tiyaga po talaga na nanalangin at gumigising ng ganito. Diyos, tulungan mo po akong iligtas sila. Pakiusap, tulungan mong maligtas ang isang tao pa. Isa pa. Hindi lamang ang mga pastor, mga evangelists at mga missionaries. Ito ang bagay na dapat ginagawa ng bawat isa sa atin. Ginagawa ito ng mga ministro upang ibigay ang lahat ng kanilang oras at lakas upang ipangaral ang Ebanghelyo. At ang iba sa atin ay hindi lumalabas upang mag-evangelize na may Biblia. Subalit hindi rin nananalangin, hindi rin nagtatrabaho ng mabuti, hindi nagninegosyo o kung ano paman. Ngayon, ano ang makukuha mo? Pera, material na bagay? Opo, kailangan natin. Nais mo bang kumain ng mabuti at mabuhay ng mabuti? Hindi ganito. Maglaan ka ng kaunting oras para sa sarili mo? At saan magugugulin ang natirang oras? Dapat mo pong itabi at gamitin ito hanggat maaari sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Alam ko po na may mga ganitong tao sa ating church, mga brothers and sisters. May mga tao po talagang nagpapadala ng pera at hindi nila pinapangalanan. Wala silang nilalagay na address, wala silang phone number. Minsan may nagbibigay ng 1 bilyong won ng minsanan at ang iba nagbibigay ng 100,000,000. Ang iba ay nag-o-offering ng kanilang mga ari-arian. Tanging ito lamang. Sabi nila, bagaman hindi ko maibigay ang aking buhay para sa Ebanghelyo, dapat akong mag-offering, maghandog. Hindi man ako makahayo bilang missionary, ngunit dapat akong magpadala ng isang missionary. Ganito ang pag-iisip. Kaya kumikilos ang Diyos sa atin. Kaya nga nakapagpadala na tayo ng mga missionary sa mahigit 80 na bansa at napakarami pong mga local evangelists. Marami sa kanila ang nangangaral ng Ebanghelyo sa mahihirap na bansa. Kaya nga po, dapat natin silang tulungan. Dapat natin silang tulungan sa lahat ng bagay. Kailangan natin silang bilhan ng sasakyan, kailangan natin magpatayo ng mga churches, at para sa mga missionaries, dapat natin silang tulungan para sa tuition fee ng mga estudyante. Dapat natin silang bigyan ng allowance. Malaking halaga ito, ngunit nagagawa natin ito nang walang anumang paghihirap. Marahil ay magugulat kayo kung malaman nyo kung gaano kalaking pera ang halaga nito. Hindi na kayo dapat magulat. Dahil maraming mga brothers and sisters, ginagawa nila ito nang walang kahirap-hirap dahil marami silang sakripisyo. Sa tingin ko po, talagang kamangha-mangha po ito. Nagagawa natin ito, gumagawa tayo ng kamangha-manghang gawain. Paano tayo maliligtas kung hindi namatay si Jesus sa krus at hindi dumanak ang kanyang dugo? Paano maibabahagi on the other hand ng Ebanghelyo kung walang sakripisyo ng mga Kristiyano? Kesa John 12:24, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa, ngunit kung ito'y mamatay ay nagbubunga ng marami. Una tayong naligtas, kaya tulad tayo ng butil ng trigo. Ang kamatayan ay ang sariling sakripisyo. Kung kailangan ng aking oras, kalayaan, ari-arian, buhay, kaligayahan, kung gayon, ang sakripisyong iyon ay hindi walang kabuluhan. Kumikilos ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkapanganak ng isa pang buhay upang ang sakripisyo ay hindi mawala ng kabuluhan. Hindi ko gustong magsakripisyo ng kahit ano. Isang makasariling pag-iisip yan. At hindi maring kumilos ang Diyos sa ganitong klase ng tao. Walang maliligtas kung may ganitong pag-iisip. Kaya gaano na lamang kahalaga ang salitang ipangaral ang Ebanghelyong ito? Wala nang mas higit pang mahalaga kaysa rito. Alam niyo po, iniwan sa atin ng Panginoon ang gawaing ito. Sinabi ng muling nabuhay na si Jesus,
Kung paanong sinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin naman kayo. Kinamatay si Jesus sa krus at isinugo upang iligtas ang ating espiritu at isinugo naman niya ang mga naligtas upang ipahayag ang katotohanan. Kasi Romans 10, mula verse 14, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Kaya paano ako mangangaral kung hindi ako sinugo? Paano nila makakamit ang kaligtasan kung hindi natin ito ipapangaral? Kapag itinikom ng taong ligtas ang kanyang bibig, ang kasaysayan ng kaligtasan ay matatapos na rin po. Ngayon, ang Ebanghelyo ay malapit ng matapos na ipahayag sa buong mundo. Alam ba ninyo ang kasaysayan ng Ebanghelyo ay noon naging aktibo sa Europe? Alam niyo po ba ito? Marami tayong churches sa Europe. Ngunit kahit gaano tayo maghanap, wala tayong makitang anumang tanda ng kasaysayan ng Ebanghelyo sa ngayon. Bakit ito nawala ng gayon? May mga taong nangaral ng Ebanghelyo, nangangaral din sila maliban sa atin. Ngunit sa tingin ko, napakahina nito. Hindi ko ito maunawaan ng lubos. May mga evangelicals din sa Amerika, ngunit mahihina sila. Hindi dapat ganito. Sabi sa Isaiah 42:3, ang mitya na bahagyang nagniningas ay hindi niya papatayin. Ito ay gaya ng pagbuhos ng langis sa nagniningas na mitya upang magbukas muli sa pamamagitan natin ang apoy ng Ebanghelyo at hindi dapat mamatay ang huling henerasyon. Ito na ang huling pagkakataon. Kung ipapangaral natin ang Ebanghelyo habang buhay pa tayo, pagkatapos yan maaaring iyon na ang maging wakas. At sa huli, ang lahat ng mga tanda ay nakikita na at matatapos na ang lahat. Pinaniniwalaan na nabubuhay tayo sa panahon kung saan maaari na nating makatagpo ang Panginoon. Umaasa talaga ako. Kaya ngayon dapat ninyong malaman na ito ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin araw at gabi. Ayon sa Colossians 4:11, binanggit doon ang mga pangalan. Sabi ni Pablo, ang mga ito lamang sa aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Ang mga taong sama-samang gumawa para sa kaharian ng Diyos. Nakakamanghang mga tao po sila. Sila yung mga ordinaryong mga brothers and sisters. Hindi lamang mga evangelists, kundi pati ang mga ordinaryong mga kapatira. Gaya halimbawa, sina Priscilla at Aquila. Sa Romans 16:4, si Priscilla ay asawang babae at si Aquila ang asawang lalaki. At siya ay dakila, ngunit masigit ang kanyang asawang babae. Kaya sabi ni Pablo, batiin ninyo si Priscilla at Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang leeg para sa akin. Ipinain ba nila ang kanilang leeg para lamang sa taong si Pablo? Ipinain nila ang kanilang leeg para po suportahan ang ebanghelyong pinapangaral ni Pablo. Kaya ang galing. At sa Filipos chapter 4 verse 3, sabi, ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa ebanghelyo. Kasi sa Iglesia ng Filipos, may mga sisters na nagpagal, gumawa kasama ni Pablo para sa Ebanghelyo. At kung titignan nyo sa Filipos 4:14, sa mga banal sa Filipos, sabi niya, gayon man ay hindi ay mabuti ang inyong ginawa na kayo nakiramay sa aking kapagyatian. Hindi ibig sabihin nito na sila rin ay nakulong, binugbog kasama ni Pablo noong siya'y nabilanggo. Nung si Pablo'y hubad, gutom, walang tulog at hindi makakain, ginanaw, nanginig at maraming beses na nabilanggo at maraming beses na muntik ng mamatay, noong mga panahong iyon, ang mga kapatiran sa Filipos ay nakibahagi sa kanilang puso. Kasi sabi niya, gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo nakiramay sa aking kapigatian. Paano kung sinabi nila, wala akong pananagutan? Kahit pa may taong dapat niyang akayin, ngunit sasabihin niya, hindi ko gagawin, may ibang gagawa naman. Ngunit kaya ba nating baliwalain ang ganito kahalagang gawain? Alam niyo po, isang pribilehyo ito na gawin natin. Ano na lang ang gagawin ninyo? Ang paano mabuhay ng maayos at kumain ng maayos? Kaya bang mabuhay ng Kristiyano para lamang dyan? Hindi po, mas mabuti pang mamatay na lang agad kung ganun. Mas mabuti ang pumunta na sa Diyos ng mas maaga kung ganun. Pasensya na po kung nasasabi ko ang mga bagay na ito. May iba pang bagay na dapat nating gawin? Kung titignan nyo sa Filipos 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat,
ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kasi sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat. Kapag nananalangin tayo, magpasalamat sa Diyos at pupunuan ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin. Kaya sabi, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Lahat kayo, ano ba ang inyong pinag-aalala? Bakit kayo nag-aalala? Kinakabahan? Natatakot? Manampalataya kayo sa Diyos at gawin ang nais ng Diyos. Gawin niyo ang gusto niyo, ang magligtas o pumatay. Kung ganoon, gagawin ito ng Diyos ng siya lang. Alam niyo po, ang buhay ko, ang kaluluwa ko at ang tanang buhay ko ay sa Diyos. At ang Diyos na ang bahala nito. Kaya bakit niyo pinapasan ang inyong mga alalahanin at nagdurusa? Alam niyo ba na ang pag-aalala ay hindi pagtitiwala? Huwag niyong gawin ang bagay na iyan. Kung nahihirapan kayo, manalangin at ipaubaya ito sa Diyos. At kung ginagawa niyo ang inyong gawain sa harap ng Diyos, aayusin ng Diyos ang lahat ayon sa kanyang kalooban. Tama po ba? Tama po? Kaya nga dito sa Matthew 6.33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ano ang kasunod? Ang katwiran. Ito ay ang pangangaral ng Ebanghelyo sa labas at magligtas ng kaluluwa ng mga tao. Ang katwiran ng Diyos ay ang maisakatuparan, ay maisasakatuparan lamang sa church. Ito ang kalooban ng Diyos. Noon hiniling ni Jesus kay Juan taga-bautismo na bautismoan siya sa Jordan. At sinabi niya, ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pang lumalapit sa akin. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, kay Juan, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. At siya ay sumang-ayon. Ito ay para matupad ang katwiran ng Diyos. Kaya dapat maagang maipakita ni Juan taga-bautismo sa pamamagitan ng bautismo ni Jesus, ang tanging anak ng Diyos ay mamamatay sa krus at mabubuhay mula sa mga patay. Alam nyo ba na kapag lubos nating sinusunod ang kalooban ng Diyos, natutupad natin ang katwiran ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, manalangin nga kayo ng ganito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang mga naunang naligtas ay dapat manalangin na sambahin ang ngalan ng Diyos Ama at dumating nawa ang kaharian mo. At sabi pa, masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay ipangaral ang Ebanghelyo upang ang kaharian ng Diyos ay dumating. Kaya dumating nawa ang kaharian mo. Ang kaharian ng Diyos ay hindi darating sa pamamagitan lamang po ng salita. Hindi ba ibig sabihin nito na dapat tayong manalangin at gawin ang mga gawain para dumating ang kaharian ng Diyos at maraming kaluluwa ang maligtas? Ang taong nananalangin ay hindi lamang nagtatapos po sa pagsasabi niya ng Amen, kundi dapat niyang gawin kung ano ang ipinagdasal niya. Halimbawa, Diyos, tulungan mo pong maligtas ang maraming kaluluwa. Kung nanalangin siya ng ganito at walang ginagawa, ang panalangin iyon ay kasinungalingan. Ang panalangin po ay hindi lamang nagtatapos sa amin. Sabi pa, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Paano naman ang pangangaral ng Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos at ang paggawa ng kalooban ng Diyos na naitakda na sa langit at naisakatuparan sa lupa? Ang kalooban ng Diyos ay natutupad paano? Sa mga ligtas. Kasabi, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya dapat lamang tayong sumunod para matupad ang kalooban ng Diyos. 1 Corinto 6:19-20, sabi at kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Maging ang ating katawan o kaluluwa ay hindi na po sa atin. Kasabi ng kanta,
Blood and water shed on Calvary by Jesus the Savior. You bought my body and my soul at a price. Kasi sabi, ang ating katawan at kaluluwa ay binili na sa isang halaga gamit ang mahalagang dugo ng Panginoon. Kasi sa 1 Corinthians 7.23, sabi doon, isang halaga, sa ibang salin, mahal na halaga. Kayo binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Hindi ako alipin ng aking laman o ng singman, kundi tayo po ay alipin na ni Hesukristo. Ang isang alipin ay hindi po pwedeng magkaroon ng kanyang sariling plano, sariling ideya na ipagpipilitan niya para lamang siya sa kanyang Panginoon. Hindi alipin ng pera o alipin ng laman, hindi alipin ng sino man ang mga ligtas, kundi alipin na ni Kristo Jesus. Kasi sinabi ni Pablo, si Pablo na alipin ni Hesukristo. Kaya nabuhay siya para sa Panginoon at namatay din siya para sa Panginoon. Kasi sa Romans 14 verse 7 hanggang 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ang mga naligtas sa atin, sabi, sapagkat walang sino man na sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang mamamatay sa kanyang sarili, normal, pangkaraniwan lamang po iyan. Kung ang sino man ay nabubuhay sa kanyang sarili o namamatay sa kanyang sarili, sumpa po iyan, pamanin po, pero miserable po kapag ganyan. Kung nabubuhay ka lamang para sa sarili at nagdurusa para sa sarili mo, wala pong halaga yan. Subalit kung nabubuhay tayo sa Panginoon, sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Kanina sa Matthew 6:34, sabi, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Tanong, bakit nyo inaalala ang bukas? Walang bukas. Isang araw lamang ang mahalaga. Kung nabubuhay kayo para sa Panginoon araw-araw at nagdurusa para sa Panginoon, sapat na po iyon. Gaano man kayo magdusa para sa Panginoon, kung nabubuhay kayo sa Panginoon at namamatay sa Panginoon, iyan ay malaki ng tagumpay. Kasi sabi nga, kung mabuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Wala tayong karapatan na mabuhay o mamatay para sa ating sarili sapagkat hindi atin ito. 1 Corinto 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, kaya kayo man ay may kasal, nagtatrabaho man, lilipat na ng tirahan, anuman ang inyong ginagawa, sabi, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kasalanan, tandaan nyo, ang hindi pagluwalhati sa Diyos. Dapat nyong pag-isipan po kung ito ba ay kaluwalhatian ng Diyos o hindi. Ang lahat ng layunin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya tayo man ay kumakain o umiinom o anuman ang ating ginagawa, kasama po ito, gawin ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ganyan po ang paghahanap ng katwiran ng Diyos. Alam nyo po ba? At ang Diyos na ang bahala sa lahat. Oh, sobrang ganda. Gustong-gusto ko po talaga ang salitang ito. Tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Tiyak na siya ay tutupad. Ngunit ang problema, hindi ito iniingatan ng mga tao, ang pangakong iyan, at hindi sila naniniwala. Iniisip nila, mamamatay sila kung mabubuhay sila para sa Panginoon. Kung nabubuhay ka at namamatay para sa Panginoon, iyan ay pinakadakilang tagumpay. Sapagkat ang Panginoon ay namatay para iligtas ang mga makasalanang gaya mo. Kaya tama lang na mabuhay ka at mamatay para sa Panginoon. Ito ang pinakamataas na karangalan. Kaya mabubuhay rin tayong kasama niya. At sabi, kung tayo magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kaya ang mga Kristiyano ay hindi dapat gawin ito sa salita lamang o di kaya sa isip lamang, kundi dapat gawin. Isagawa. Ngayon, dapat tayong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos upang ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay tunay na maipangaral at ang katwiran ng Diyos ay maisakatuparan. Sa Matthew 5 verse 6, sabi, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ano po ito? Para sa katwiran ng Diyos,
Kung inaasam mo ang katwiran ng Diyos na para bang nagugutom ka at nauuhaw, talagang bubusugin ng Diyos ang tiyan ng taong matuwid sapagkat sila ay bubusugin. Sa John 4:32, nang dumating si Jesus sa Samaria, sa araw habang siya'y uhaw na, gutom na at pagod, umalis sa mga alagad para bumili ng pagkain. Pagkatapos sinabi nila, "Rabbi, kumain ka." Subalit sinabi niya sa kanila, "Ako'y may pagkain na hindi niyo nalalaman. Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Ito ang sinabi ni Jesus noong siya'y uhaw at gutom na gutom na. Kung ano ang kinakain at iniinom natin ngayon, iyon ay kailangan ni Jesus sapagkat nagkaroon din siya ng katawang gaya natin. Ngunit sabi niya, may pagkain na inaasam-asam siya na mas higit dyan. At ang kanyang pagkain, sabi niya, ay ang gawin ng kalooban ng Diyos na nagsugo sa kanya. Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Bakit? Sapagkat sa sandaling iyon ay nakikinig sa harap niya ang makasalanang babae at maraming mga Samaritano ang lumalapit sa kanya. Ipinangaral ni Jesus ang ebanghelyo sa kanila. Nakalimutan na niyang kumain at uminom. Kaya ang pusong nangangaral ng ebanghelyo sa kanila, ito ang pagkain ni Jesus. Paano naman tayo? Kapag nauhaw ng kaunti, naghahanap tayo ng maiinom. At kapag nagugutom tayo, naghahanap tayo ng mga kain. Natural lamang ito, ngunit may isang bagay pa ba na talagang ninanais kayo ng higit pa dyan. Gutom ka at uhaw, kahit pa mamatay ka, okay lang. May pagnanais ka bang gustong magawa rin ang gawain ng Panginoon? Dapat kayong magkaroon ng ganitong pag-iisip. Natural lamang po ito. Ito ang puso na ibinigay ng Panginoong Jesus. Kaya nga sa Filipos 2:5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman. Kaya kailangan din natin ng parehong pag-iisip gaya sa Panginoon. Ibinigay sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Ibinigay sa atin ng Diyos ang buhay ng Panginoon. Ibinigay niya sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Ibinigay niya sa atin ang pag-iisip ng Panginoon. Kaya nga, gusto rin natin ang mga bagay na gusto ng Panginoon. Kasi 1 John 2:6, ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay nararapat din lumakad gaya ng kanyang paglakad. Kinatural lamang, sa mga taong nasa kanila ang Panginoon, na lumakad gaya ng paglakad ng Panginoon. Natural lamang po ito. Kung ang mga Kristiyano ay mabubuhay sa sarili nila pagkatapos ng kaligtasan sa pamamagitan ng malaking sakripisyo ng Panginoon, iyan ba ang tamang paraan para mabuhay ang mga Kristiyano? Paano yan naging buhay ng isang Kristiyano kung walang pagsasakripisyo? Kapag ganun, hindi po yan normal. At sabi, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa 1 John 2:17, sabi, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang mga pagnanasa ng laman at ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay, ito lamang ang mga nakikita natin sa mundo at gusto ng ating laman. Hindi magtatagal ang paggawa ng lahat ng gusto natin, tama po? Anuang bagay ang ikinabubuhay mo, mayaman ka man o mahirap, natutuwa ka man sa buhay mo o labis na naghihirap, hindi magtatagal matatapos lahat niyan. Lilipas ito na gaya ng panaginip, mawawala sa hangin o gaya ng ulap. Pero sabi, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang paggawa lamang ng kalooban ng Diyos ang mananatili magpakailanman. Ang 1 John chapter 2 verse 17, alam niyo po, ay nakasulat sa libingan po ni D.L. Moody, isa po siyang sikat na evangelist sa Amerika. Nakasulat ang talata, sabi, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Yan ang nakasulat. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman at huwag dapat natin itong kakalimutan. Ngayon tingnan po natin sa Apokalipsis chapter 3. Revelation chapter 3,
Verse 10. Verse 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig upang subukin ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Dito po, sinasabi ito ng Diyos sa atin sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Kasi sinabi na ang salita ng aking pagtitiis sapagkat maraming kahirapan po talaga sa pagtupad ng salita ng Diyos. Kasama na rin ang pagdurusa. Kaya kailangan natin ang puso para magtiis. Kaya sabi sa Hebrews 5:8, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at nang maging saktal. Kailangan nating magtiis hanggang sa dumating ang Panginoon sa mundong ito, kahit pa kadalasan nakakaranas tayo ng kahirapan, mga pag-uusig, mga kaguluhan. Kaya ang pagsunod sa salita ng Diyos, sa yung pag-iingat ng salita ng Diyos para magtiis kahit pa sa maraming mga hirap at pagdurusa. Kaya mga kapatid, mga brothers and sisters, hindi malaking bagay ang pagsunod sa salita ng Diyos kapag nasa mabuting sitwasyon. Gan ang isang tao na nagsasaya sa pag-inom habang kumakanta. Hindi po ganun. Sa katunayan, mahirap mabuhay para sa Diyos kahit pa nasa maayos at komportable kang sitwasyon. Ngunit kadalasan, ang komportabling sitwasyon, ginagawa kang magtuon na lamang sa mga pagnanais ng laban para sa mas komportable pang sitwasyon upang maging mas masaya gaya ng mga mararangyang bagay kasi ayaw mong mapag-iwanan ng ibang tao. Kaya ayaw nila ng pagdurusa at pagtitiis. Pero sabi dito sa Apokalipsis chapter 3 verse 10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok. Kaya kung iingatan at sinusunod natin ang salita ng Panginoon, tiyak iingatan tayo ng Panginoon. Wala pong dahilan ng Panginoon upang ingatan tayo kung hindi naman natin susundin ang salita ng Diyos. Sumasang-ayon po ba kayo? Tama po ba? Kaya nga, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Dahil kung hindi, hindi niya rin ito pananagutan. Kung pagmamasdan po natin ang mga Israelita sa Old Testament, nakatanggap sila ng pagpapala mula sa Diyos kapag sila ay sumusunod sa salita ng Diyos. Ngunit pinaparusahan sila ng Diyos kung hindi sila susunod. Gaya ng alam na natin, ang kanilang kasaysayan ng pagpapala ay maiksi lamang. Ngunit, ang mga kaganapan ng pagkapuksa ay napakarami dahil nga sumuway sila. Hindi natin dapat gawin ang kaparehong bagay. Noong mga panahong iyon, ang mga Israelita ay hindi mga born again kagaya natin. Tayo po ay totoong naging mga anak na ng Diyos. Tayo po ay mga born again at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Kung kaya, tayo ay iingatan ng Diyos kung atin ding iingatan ang mga salita ng Diyos. Sa kabila ng napakaraming kahirapan at kagipitan, sabi ng kanta, God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Pinag-aralan po natin noon sa awit 121 verse 1, noong nakaraang linggo, sabi, ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin, ang aking bang saklolo ay saan manggagaling. Sa verse 2, ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Hindi niya papahintulutang ang paamoy madulas. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanpaman. Sinabi niya na tayo ay kanyang iingatan. Iingatan niya tayo na kagaya ng itim ng kanyang mga mata. At dapat lamang po nating paniwalaan ang bagay na ito. Ngunit, ang kondisyon kailangan nating ingatan ang salita ng Panginoon. Kaya sabi dito sa Revelation chapter 3,
Sapagkat tinutpad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok sa darating, na darating sa buong daigdig, upang subukin ang mga naniniran sa ibabaw ng lupa. Binabanggit po dito ang tungkol sa mga huling panahon, bago magbalik ang Panginoon. Ang mundong ito ay puno ng mga kasalanan. Kaya sabi, at ang masasamang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay. Puno ito sa mundong ito. Napakaraming bagay po ang tumutukso at nagtitrigger sa ating laman. Napakarami po talaga ng mga ito. Ang lahat ng mga ito ay pagsubok. Noon po, nung nasa ilang mga Israelita, pagkatapos silang makalabas ng Ehipto, pinakain sila ng Diyos ng mana na hindi man lang nakilala ng kanilang mga ninuno at gayon din ay hinayaan din silang magutom. At sinabi niya sa kanila, ay kanyang sinubo upang makita kung sila ay susunod sa salita ng Diyos. At totoong sinusubok din po tayo ng Diyos. Hinahayaan niya po tayo minsan magutom. Meron siyang mga kinukuha sa atin. At kaya niya tayong pagyamanin o gawing dukha. Sa palagay ba ninyo ay hindi alam ng Diyos kung paano niya tayo matutulungan? Si Apostol Pablo halimbawa ay nabuhay para sa Panginoon. Gayun pa man, 2 Corinthians 11:27, sabi niya, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniganaw at hubad, nang di mabilang na pagbugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. At siya po ay nabilanggo. Maraming beses po siyang munti kang mamatay. Ngunit ang Panginoon ba talaga kasama niya? Hindi po kalooban ng Diyos na maging walang paghihirap ang mga Kristiyano. Ngunit binibigyan niya tayo ng lakas upang malampasan ang mga pagsubok na iyon. Kaya maging si Apostol Pablo ay napagtagumpayan ng kamatayan. 1 Corinto 15:55, o kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Subalit salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ang pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama natin ang Panginoon. Sa 2 Timothy 4:6, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ang paghahandog ay kagaya ng pagbubuhos ng dugo. Ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Sino po ang masaya na sa wakas makakasama ko ng Panginoon? Si Pablo, ang mga ligtas. Kasi sabi niya sa 2 Timothy 4:8, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pag-ibig at biyaya, ngunit ang gantimpala na tatanggapin natin ay magkakaiba. Tama? Sapat na ba ang maligtas tayo? Bakit pa kailangan ng gantimpala? Kapag ganyan kayo mag-isip, kapag harap na kayo sa Diyos, masasabi niyo po ba ang ganitong salita? Kapag umarap na kayo sa Diyos, kahit na sa ngayon, manghihinayang kayo at maring sabihin niyo, dahil sa mga nabubulok na bagay, dahil sa mga walang kabuluhang bagay sa sanlibutan, nadala ang aking puso at nabuhay ng may karuwagan. Tiyak na sasabihin po ninyo ito. Kung muli akong bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon, hindi na ako mabubuhay ng gaya ng dati. Sa kabilang banda, tayo ay binibigyan ng iisa lamang pagkakataon. Kaya dapat natin itong malaman ng mas maaga. Kaya nga, sa darating, nadarating sa buong daigdig, upang subukin ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Kaya kung pagmamasdan po natin ngayon, ang mga tao ng mundong ito ay nahuhulog sa tukso at wala sa kanilang mga sariling pag-iisip. Kaya sa 1 Peter 4:7, ngunit ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Kaya habang papalapit na ang katapusan, kapag nasubok na ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa, ang mga hindi naniwala dahil sa katigasan ng kanilang mga puso hanggang sa katapusan, ay gumagawa ng mga bagay na magdadala sa kanila ng puot at paghukom ng Diyos. Samantala ang mga naligtas ay dapat na maging handa na humarap sa Panginoon. Ngunit ang mga Kristiyano ay hindi dapat madala ng sanlibutang ito at matukso. Ang mga tao sa mundong ito ay nabubuhay ng ayon sa kanilang sariling sigasig at pagsisikap sa kahit ano pamang mga pamamaraan. Ngunit iba po ang mga Kristiyano. Kapag ang mga Kristiyano ay ganap na sumusunod sa salita ng Diyos, sila ay nabubuhay sa kamay ng pagpapala ng Diyos at tulong at kapangyarihan ng Diyos. Kaya kahit na ako ay mamatay sa tabi ng Panginoon.
At ang Panginoon ang bahala kung magiging ganito ito, kabuti. Sa totoo lang, kung aalalahanin ko ang mga nakalipas, alam niyo po, naniniwala ako na iniingatan ako ng Panginoon laban sa maraming kaguluhan. Hindi ko po alam kung saan ako makakarating kung hindi ako iniingatan ng Panginoon. Kahit sa hanggang ngayon, pagkatapos kong maligtas, iningatan niya ako sa lahat. Kaya lubos po akong nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya dahil taimtim akong nagnanais na mabuhay para sa Panginoon, tinutulungan ako ng Panginoon na mabuhay at iniingatan ako laban sa aking mga kahinaan. Hindi ito ang pamumuhay ng ayon sa ating sarili. Kung susunod tayo sa salita, tayo ay mabubuhay ng may pagpapala ng Diyos. Kaya ang paraan ng inyong pamumuhay ay dapat maging iba. Kahit na ang mga ligtas ay mahirapan sa buhay nila, ayon sa kanilang kaisipan at pamamaraan, kung nahihirapan sila para sa sanlibutan, hindi po ganito. Maari pong may mga Kristiyano po na namumuhay ng ganito. Subalit huwag naman po sana. At mayroon ding mga tao na sumusunod sa salita ng Panginoon at namumuhay ng may pagpapala at tulong talaga mula sa Panginoon. At naniniwala po ako dito. Hindi ko alam kung gaano ito kabuti, pero sigurado ako. Alam ko na kapag nabuhay ako para sa Panginoon, ang Panginoon ang bahala sa lahat ng gagawin ko. Sa katunayan, dapat natin itong matutunan, maramdaman at maunawaan sa ating buhay at pagkatapos ay magkakaroon tayo ng higit na kagalakan at kasiyahan. Sa Revelation chapter 1 verse 3, sabi, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Sa huling panahon, sabi, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Ang pagbasa at pakikinig ay ang matuto at pagkatapos mapalad ang mga iniingatan sa kanilang puso ang natutunan nila. Iniingatan sa kanilang buhay, sabi, sapagkat malapit na ang panahon. Basahin at pakinggan ito ng lahat. Nagmamalaki minsan ng ibang tao na marami na silang nabasa sa Biblia. Opo, mabuti po ang magbasa ng husto ng Biblia at mag-memorize, ngunit anong silbi nito kung hindi mo naman susundin? Dapat mo po itong sundin at huwag mong subukang magbasa lang ng marami sa Biblia, kundi kailangan unawain ng malalim ang bawat salita at sundin sa iyong puso at buhay. Kung gayon, sabi po, mapalad ang tumutupad ng mga bagay na ito. Kaya pagpapalain po siya. Sa Santiago chapter 1 verse 22, sinasabi po dito na sino mang nakikinig ng salita ngunit hindi ito ginagawa, dinadaya niya ang kanyang sarili. Kasi sabi, ngunit maging tagutupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Ano ba yung pandaraya? Ito'y pandaraya sa iyong konsensya, pandaraya sa banal na espiritu. Alam niyo po na dapat kayong makinig at gawin ito. Alam na alam niyo po ito, ngunit hindi niyo ginagawa. Yan ang pandaraya sa inyong sarili. Dinadaya ninyo ang mabuting konsensya at puso. Pandaraya ito sa Panginoon, kaya nga sabi po na hindi tagapakinig na malilimutin. Sabi po ni Santiago sa 1, chapter 1, verse 25, sa sakdal na kautusan ang kautusan ng kalayaan. Ang sakdal na kautusan ay ang batas ng banal na espiritu na nabubuhay ayon sa espiritu na ibinigay sa mga Kristiyano. Kaya sabi, ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tumutupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Sabi po, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Gaya ni Jesus na hinugasan ang paa ng mga alagad, sabi po doon, sapagkat kayo'y binibigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Palaging sumusunod po yung pagpapala sa pagsunod. Naunawaan niyo po ba? Hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Ngayon tignan din natin sa Filipos chapter 4.
Filipos chapter 4. Verse 15. Verse 15 hanggang verse 19. Verse 15, at kayong mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap kundi kayo lamang. Sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Noon nagtungo si Apostol Pablo sa Filipos upang ipangaral ang Ebanghelyo doon at ang mga taga-Filipos ay naligtas at mula ng panahong iyon, ang mga mananampalataya sa Filipos ay nanalangin para kay Pablo saan man siya magpunta at si Epafrodito ay itinalaga gaya ng isang mensahero kaya patuloy silang nakakatanggap ng balita tungkol kay Apostol Pablo dahil po sa kanya habang siya ay nagpapabalik-balik sa pagitan ni Pablo at ng Iglesia ng Filipos. Noon po kasi ay wala pa pong cellphone gaya sa panahon natin. Kaya parang mayroon po silang mensahero. Kaya inilangan nilang pumunta at umalis at gawin ito ng patuloy. At ngayon ay nakakulong na siya sa Roma si Pablo at isinulat niya ang aklat ng Filipos. Kaya sabi niya, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. Hindi naging mabuti ang pakikitungo ng Korinto kay Pablo noon. Ang mga mananampalataya naman sa Filipos, silang patuloy na nanalangin saan man magtungo si Pablo, tinulungan nila si Pablo sa evangelism. Kaya nga po, sabi po, wala ni isang iglesia kundi kayo lamang. Kung titignan ng salitang ito, talagang nakakalungkot po. Anong ginawa ng ibang mga tao noon? Yung sabi niya, sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayo minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Hindi po ito dahil sa gusto ni Pablo ng kaloob, kundi dahil ang mga taga-Filipos ay magkakaroon ng magandang bunga at sagana sa bunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Iyon ay dahil sa kanilang pakikibahagi sa mga pagdurusa, sa Ebanghelyo at sa pakikiisang nila para sa Ebanghelyo. At sabi nilang, ngunit ngayon ako, meron ako ng lahat ng mga bagay at sumasagana. Yan ang sabi niya. Pagkatapos ay naging bilanggo siya sa Roma. Kung ganun, saan siya sumasagana? Saan siya sumagana? Sinabi ni Pablo, ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Marunong akong magpakababa, marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim na kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Sinabi niya na kahit gaano man siya magutom, gaano man siya mahirapan sa mga pagdurusa, ay palagi siyang nasisiyan sa Panginoon habang siya'y nasa bilangguan. Sinabi niya, ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Hindi ito makatwiran sa iba, ngunit kay Pablo, ito ay naging makatwiran. Kaya sabi niya, ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo. Dahil talaga pong tinanggap niya ang mga bagay na galing sa mga kapatiran ng mga taga-Filipos at ipinadala sa pamamagitan ni Epafrodito. Kaya sabi niya, na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Ang mga brothers and sisters sa iglesia sa Filipos ay nagpadala ng mga bagay na kailangan ni Pablo. Ito yung mabangong samyo, isang handog, kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. At sabi niya, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya naman ibinigay ng Diyos ang lahat ng kanilang kailangan. Dahil pangako, pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo.
Diyos ang magpupuno. Kaya tayo ay lubos na mabubuhay para sa Ebanghelyo kung ganun ay saganang idaragdag ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi hahayaan ng Diyos na mapahamak ang mga taong nabubuhay para sa Kanya, kundi talaga pong iingatan Niya sila. Kung mabubuhay tayo para lamang sa ating sarili sa kabilang banda, gaya ng buhay na makasarili at pagkatapos ay mamamatay, kung gayon, ito po ay isang napakalaking trahedya. Hindi ba? Walang kabuluhan. Ngunit minsan tayo ay naghihirap, nagdurusa, pinag-uusig para sa Panginoon, at ang isang araw, tayo ay mamamatay at pagkatapos tayo ay pupurihin, luluwalhatiin sa harap ng Diyos. Kaya sa buhay na iyon na para sa Diyos ay magkakaroon tayo ng saganang biyaya ng Diyos. Tiyak po ito. Naniniwala po ba kayo? Kung naniniwala ka, gawin mo at tignan mo kung ito hindi totoo o hindi. Ako po, naniniwala ako. Hindi na ako nagugutom ngayon sa aking buhay, ngunit sa buhay ko noon, nagkaroon din ako ng maraming kahirapan. Maraming beses po akong nagutom din at tumangis. Nagkaroon ako ng iba't ibang klase ng kahirapan. Siyempre, hindi ko na po ito idedetalye. At alam ko, sinanay ako ng Diyos. Natutunan ko na kapag ako ay nabuhay para sa Diyos, tutulungan Niya ako at Siya ang mamahala sa buhay ko. Sa pamamagitan ng buhay ko noon, talaga pong natuto ako at naniwala ako dito, kaya hindi na ako nag-aalala. Dahil tinulungan po ako ng Diyos. Ngayon, basahin pa natin ang isa pang talata, 3 John. 3 John. Isang talata lamang po ang 3 John. Isang chapter lang. 3 John chapter 1 verse 1 to 2. Babasahin ko po. Ang matanda kay Gayo na minamahal na aking iniibig sa katotohanan. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Tignan po natin ang talatang ito. Ipinakilala ni Apostol Juan ang kanyang sarili bilang isang matanda. Sabi niya kay Gayo na minamahal na aking iniibig sa katotohanan. Itong si Gayo ay isang karaniwang miyembro lamang. Sabi niya kay Gayo na minamahal na aking iniibig sa katotohanan. Tinawag niya minamahal. Natagpuan ko ang pangalang Gayo sa Biblia ng maraming beses. Halimbawa sa Romans 16:23, siya ay binanggit bilang may-ari ng bahay. Inisip ko po ito, binabati kayo ni Gayo na tinutuluyan ko at ng buong iglesia. Ibig sabihin ay siya ang namamahala maaari sa kanilang pagkain sa church. Sa atin pong church din, may mga nagdadala din ng mga pagkain sa kitchen gamit ang kanilang mga sasakyan at inihahain ng mga ito. Bakit po? Upang magbigay ng pagkain para sa mga pastor at kapatiran upang sila ay maging malusog at makapamuhay para sa Diyos. Sinabi ng Biblia na si Gayo ay gaya ng may-ari ng church. May-ari, sabi po. Maaring iisang tao ang binanggit sa 3 John at sa Romans chapter 16. Ni Gayo na tinutuluyan ko at ng buong iglesia. Kaya po, sinabi din ni Apostol Juan, kay Gayo na minamahal na aking iniibig sa katotohanan. Minamahal po, sabi, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Hindi niya ito sinabi sa iba. Sinabi ni Juan minamahal ng tatlong ulit. Kaya kay Gayo ito, kay Gayo na minamahal na aking iniibig sa katotohanan. Tatlong beses, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng bagay, mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti rin kalagay ng iyong kaluluwa. Sa ibang church na nagtuturo ng prosperity gospel, ginagamit nila ang talatang ito. Mali ang paggagamit. At kinukot nila, sabi, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ka ng kalusugan kung paanong nasa mabuti rin kalagay ng iyong kaluluwa. Subalit hindi po nila pinapaliwanag yung parting mabuti rin kalagayan ng iyong kaluluwa.
Itong parte lamang po ang tinuturo, yung parte na mapabuti ka. Itong talata po na ito ay hindi para sa lahat. Tandaan po natin. Ang kahulugan ng mapabuti ang kaluluwa ay siyang hindi lamang basta ligtas kundi sumusunod at nabubuhay din para sa Diyos. Ang kaluluwa ng taong ito ay siyang mapapabuti sa lahat ng bagay. Alam niyo po ba ito? Na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti. Mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan. Kung paano na sa mabuting kalagayan ang iyong kaluluwa. Ito ang pagpapala ng Diyos para sa mga Kristiyano na nabubuhay para sa Diyos. Kaya kung tayo ay mabubuhay para sa Diyos, tutulungan niya tayong mapabuti sa lahat. Dahil sila ay napapabuti, ginagamit nila ang kabutihan ng Diyos para sa Ebanghelyo. Kaya umaasa po ako na sa loob ng church ay marami, kahit na marami ang mga negosyante, kung mabubuhay tayo para sa Diyos, pagpapalain niya tayo. Kung hindi, sasabihin ng Diyos, hindi. At ang negosyong iyon ay malulugi. Hinayayaan ng Diyos sa mga makamundong tao na mamuhay ng ayon sa sarili nilang kalooban. Subalit hindi niya ipahintulot ito sa mga Kristiyano. Kaya minamahal kung paanong nasa mabuting kalagayan ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin po na siya ay nabubuhay para sa Panginoon. Mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan, ito po ay panalangin ng pagpapala. Kaya kung mabubuhay po tayo para sa Diyos, gagawin niya po ang mga bagay para sa atin. Alam niyo po ba ito? Tutulungan niya tayo. Ito po ay pangako ng Panginoon at 100% natutuo po ito. Kaya po, sabi ng Biblia, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. At dapat po tayong maniwala sa pangakong ito. Sa Romans 14:8, kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kahit mabuhay man tayo o mamatay tayo sa Panginoon. Kaya ako po ay tapat na dumadalangin na tayo pong lahat ay magkaroon ng ganitong puso at mabuhay na karapat-dapat bilang mga Kristiyano. Ang araw po ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Kung tayo ay mamumuhay ng ganung paraan, anumang kahirapan makaharap natin, ang Panginoon po ang mag-iingat sa ating kaluluwa at katawan sa natitira nating buhay. Ngayon manalangin na po tayong lahat. Mahabaging Amang nasa langit, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin sa mga huling panahon at pagtulong sa amin na mamuhay ayon sa iyong pangunguna, pagtuturo, proteksyon at gabay sa inyong katawan na siyang iglesia. Gaya ng sabi ng Panginoon, hanapin muna ang kaharian at kaluwalhatian at lahat ng mga bagay ay idaragdag ninyo. Ako po ay naniniwala sa pangako at dumadalangin Panginoon na nakakaalam ng lahat tungkol sa amin. Ngayon po ay wala na kaming dapat alalahanin o ikatakot at nais lamang po naming mabuhay sa natitira naming buhay alinsunod sa kalooban ng Diyos at para sa kapakanan ng Ebanghelyo na inyong kaharian. At kami ay umaasa lamang sa kapangyarihan ng Diyos sa natitira naming buhay. Pakiusap, itatag niyo po bilang mga taong karapat dapat na sa papuri, karangalan at kaluwalhatian nang walang anumang dapat ikahaya sa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoon na malapit nang bumalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.